birthday ko ngayon at ako'y magre-record at iba-vlog ko ito. Only for one reason. I do believe the worst birthday occurred to me just this morning. Bakit parang? I was booked to a business class and I was seated to a economy class. Bakit? It was the fault of PAL, Philippine Airlines. Anong nangyari? Tagalogin ko lang kasi mas marami sa nakikinig sa akin na Tagalog. O, Tagalog do. Ito, ang nangyari po sa akin, nakabook ako sa ticket ko sa business class sa Philippine Airlines. Sinakay ako ba na inupo ako dun sa pinakadulo na upuan? Nagreklamo ako, paano nangyari? Kasi ticket ko daw, 43B. Oh, yan. So, ang ibig na sabihin, sabi ko, bakit paano nag-ikalami? Kasi nag-upgrade ako ng aking booking. Nagbayad pa ako sa GCash. Pinakita ko ba tinisibo ko? Hindi pa rin nila ako pinakad. Doon ako pinaupo sa mga economy. Ah, ako parang may conclusion. Sabi ko, ganito po kasi ang kwento. November 29, I booked my ticket. Manila to General Santos City, round trip. The departure from Manila was set on 4 December. Lipad ako, linggo yon. Kasi 5 December, may hearing ako sa libel case laban sa akin. Doon sa RTC, Brass City for Manila. Ang binook ko na return flight was December 6. Sabi ko, babalik ko December 6 para kasi marami akong gagawin. So, but then, what happened? Kinausap ako ng aking kapatid, i-rebook ko daw sa December 8. Kasi, naging speaker ako doon kasi board member sa probinsya ang kapatid ko. So, meron silang affair na lahat ng media inimbita nila. So, naging speaker ako ngayon on libel law at saka fake news. So, in short, naging successful yun. So, pag, yung booking ko pala, on the 5th, pinalitan ko naging 8. So, it was about lunch time. Walang problema. Naging 8 ang aking schedule pabalik. After that, sabi naman ng tatay ko, mag-82. Magbe-birthday ang tatay ko sa December 9. Sabi niya, to, wag mo ano, birthday ko, ito, wag kang umalis. Nirebook ko ngayon, alas 8 ng gabi, ng petsa 7 ng December, nirebook ko ngayon ang ticket ko. Pagpa-rebook ko, ay tumawag ako sa kanilang hotline at nirebook. So, ang unang hingi ko, pwede ba? Sabi na tingnan natin, sir, kasi sabi ko the same class ko, ano class ko. So, nirebook, inihanap, walang available sa class ko. So, ang higher, next higher class, economic class pa rin. Sabi, sir, mayroong available next higher class. Pero ang bayad mo, may penalty ka na 2,500 plus may additional payment pa. So, ngayon, ay ang nangyari, sabi ko, subukan mo nga ang business class. Kasi sabi ko, kung kukunti lang diferensya, mag-business class lang ako. Kasi alam ko, business class, kukunti lang ang bubuk doon. So, sigurado shoot ako doon. Nung tinignan na, ay sir, pwede sir. Oh, ano, at good news sir, mas mababa ang babayaran mo kumpara doon sa kung i-book na sa next higher class. So sa business class, and dadagdag mo lang instead of 5,600 plus doon sa next class, magiging additional ko na lang is 4,500. Kasi nga, parang tinanggal, binabaan ang penalty dahil nag-upgrade ako sa business class. Sa madalit sabi, natapos ang transaksyon, tuwang-tuwa ako, I was expecting all along that I would be seated in the first of the class inside the plane. So, Philippine Airlines yan pa. Philippine Airlines. Okay. So, ngayon, binayaran ko through GCash. Bayad.
complete. Oh. Ganun ka-high-tech na yun eh. Ang ticket eh, Gcash lang eh. So pagkatapos doon, may confirmation naman pare. Oh, pinadalhan ako ng ticket. Pero hindi ko nabasa yung ticket, pinadala sa confirmation, economy pa rin. So, when I presented myself, nag-online check-in pa ako, when I presented myself to PAL check-in counter, I was given a boarding pass. Hindi ko napansin, hindi man ako maalam itong boarding pass binigay sa akin. Ayan. Ano pala ito? Economy? Kala ko business class ako. Diba may abang pa ako, kinausap ko yung mga, alam mo, naging ugali ko. Well known ako dun sa airport sa Jensen. Bakit? Tuwing the aalis ako, lahat ng mga screener doon, mga gwardiya, may tag 100 ka din sa akin doon. Kaya nyo na, mahigit 3,000 pinamigay ko. Kasi tag 100 sila eh. Sabi ko, tuwan man ako, sino ba may abang pa ako na... Ah, birthday mo parang. Oh, business class ako, tsaka birthday ko, hindi ko na sinabi birthday. Sabi, I want to celebrate my birthday in a class. Low class pala, hindi mo na business class. So, ngayon, ang nangyari, edi, parang ano, yung medyo kasi kami sa aming mga Ilonggo. Sa aming Ilonggo, meron parang lower class ang tingin sa mga Ilonggo na tawag karaya. Karaya? Oo, karaya. Sabihin... So, sabi niya, ang kwento kasi ng karaya, sumakay ng barko, kasi barko ang uso ng araw eh. Tapos, nung naghilamos yung karaya sa loob ng barko, dun siya sa toilet mall, naghilamos. Oh. Naghilamos. Sabi, kasi hindi niya alam, hindi niya alam. Pumasok ko isa niya, oh bakit yan ka naghilamos? Ano yan, Paul? Hindi. Pero sa ticket ko iba. So, yan ang karaya. Ang pagsalita ng karaya nun, first class ticket, daya. Kaya naka, ano, nasa bawang naghilamos. Kasi nga naman, porcelain yun. So ako kanina, sabi ko, sasalong ko lang, business class ang ticket ko eh. Philippine Airlines eh. So, pero bakit, hindi ko naman naghilamos sa toilet ng pera. Hindi naman. Wala. Aba, alam na ako. Hindi kagaya ng mga noong araw, barko yun eh. So ngayon, dito na, akit na ako. Aba, napahiya ako. Pagdating doon, nag-discuss pa. Eh di, nagkapag-usap ako, medyo umalsa ang boses ko, pero humingin na ako ng pasensya sa kanila later on. Birthday mo ba? So, birthday ko, hindi ko sinabi sa kanila, birthday ko. Eh di, ka-debate ko ngayon, yung pinaka-top sa crew ng ano, na except the pilots. Babae? Lalaki. So, kinuha niya ngayon details, ito, sinulatan niya, handwriting niya pa ito. Ayan. Ano nakalagay pa lang? Nakalagay? Nire-report daw niya. Tapos, sige sir, upo ka naman na dyan. Maghanap ng upuan gusto mo dyan. Mumpo ako. Idili ko yung sa aisle seat na yung kung saan mapili kong mag-cross si Garofrado, ikaw taga bukas ng pintuan. Kasi ang ganda ng legroom doon eh. Okay lang yun. Sige. Di, nung nakaupo na ka doon. Pero... hindi ka pa rin first class. Hindi pa rin. Economy pa rin. Eh, hindi na ako pumunta ng bowl ng ano, aeroplano. Kasi baka mapagkamala ng first class ticket eh. Saka pa rin bowl doon, walang tubig. Hangin lang. So, kaya, para isipin mo, tangin na first class ako, maubusan ng tubig. Kaya hangin na lumalabas. Kasi first class yun. Yeah. Kasi pag mga second class. Kasi isipin mo, kung yun ay may tubig, first class lang yun. Ito hangin. Super first class. Ito upgraded first class. So, yan ang super first class. Yan super pairing ngayon, no? Oo. Oh. Pag ipinasok mo para yung, halimbawa yung kamay mo, basa. Pag ipinasok mo dun, hihigupin yun. Tuyo na agad. Eh, di ba? Minsan tayo, maghuhugas tayong ganyan. Magagaganyan natin dun sa hangin. Ayun, automatic, isang ganunan lang. Hangin na hangin dun. Hindi, ito na ngayon. Kahit anong argumento ko, hindi talaga, ano, hindi ako normal. Pero nakikita ko, tatatlo o apat lang o lima lang nakaupo sa first class. Sa business class. Ang dami pa kanti. Di ba
pwede, hindi pwede sir, kasi matanggal kami sa trabaho pag pinayagan ka namin makaupo. Hindi, yun nga ang binayaran mo eh. Eh, hindi binayaran mo, sabi ko sir, ano. Wala, itong ticket mo, hindi namin susundin yung sinasabi mo. Hindi, in other words, I conceded. Nag-conceded ako sa mga. Sunod po ako doon. Ano ko na si attorney sa bare? Pagkatapos nung nag-take off na yung flight, nilapitan ako nung pinakatak nila. Sir, kinuha yung mga details. Tapos kinausap. Sabi ko, don't worry, nakamove on ako. Pasensya naman sa kanina, pasigaw ko sa inyo. Sir, maintindihan namin yun. Ganun, ganun. Pero brother, ang sigaw mo ka din, hindi ba yung, aw! Hindi naman ganun. Ay, hindi, English sigaw ko. Alam mo, pa, paano yung English sa sigaw? Ano paano yung English sa sigaw? Why are you treating me like this? Yeah. My ticket is first class. And then you're leaving me to economy class. Bago sasabihin, first class. I upgraded myself. Pero 43 biho ito eh. Hey brother, ito parang nangyari sa iyo yung nangyari doon kay Vice President Lopez. Oh! Wow. Dahil siya ay hindi puti, pinilit siyang ilipat sa economy class kasi may puti. Oh, okay, ganun nga. Oh. Kaya, bakit naman ganun lang yan? Maya, ikwekwento natin yung... Oh, magiging presidente ka pare. Napagkamalan kang karaya. Hindi naman magpagkamalan kasi anaray ko karaya din eh. So anyway, edi ang nangyari nun, nang pumunta siya, nagpakuha kami, nag-record ako, kami, nag-usap-usap kami, sabi ko, I just take this video recording for the purpose of settling this issue. Ano ba po? Lumapit sa akin, tumabi siya sa upuan ko habang lumilipad ng eroplano. Ay, sa turn niya sa pare. Ano na ka pa hinahanap dito? Ano na ako? Magbibigay galong ako sa desk ko niya. Okay, yan. Ito. Sinabi sa akin, nawala na rin ang galit ko kasi sinabi niya sa akin ganito. Sa turn niya sa pare kasi partner ko dumating. So ngayon, binulungan ako. Sir, mag-report ka rin, sir, para magparehas yung report sir. In other words, yung ginawa niya yung report sa iPad niya, kinunan ko rin sa picture. Kasi para maging isa yung report namin. Sige. Hindi ba tayo magkakaproblema pari? Paano ba yan? Sabi ko, why are you treating me like this and you want me to sit in the economic class where in fact I upgraded myself to business class? Hindi sir, ano lang, pinakausap na kinausap ako. Kasi naman sir, pag isi-settle natin is, what? It will already be multi-academic, I will not fly on PAL anymore. I will fly on Cebu Pacific next time. Mm. Ay, sir. Sabi ko. Ano, mabagsak uyang mo. Oo, sabi nila, eh bahala ka sir. Ginagawa ko. So, ngayon, ang sabi, nung nilapitan ako, binulungan ako. Ay, sir. Pag-sitter lang pa sa'yo, baka bigyan na pa ng ticket na libre pag-iis. Ayun. Kapag ito pa rin yung... Pinakamaganda pa rin yan. Nalaman pa lang kasi abogado ako. Ay, yung stewardess na kaharap ko, maganda. Sabi niya, sir, ang kapatid ko, piskal sa Taguig, baka nakaharap pa siya sa Taguig. Ano ang pinido raw? Ay, hindi ko natanong eh, hindi ko na tinanong. Baka yun yung si Puskan Burato? Ay, siguro, hindi ko alam. Ang kapatid niya, yung kapatid niya is stewardess sa PAL. Yun. Bali, ang nag-ending dyan is I concluded myself, dun ko rin nasupil ang aking galit. Yung pride ko. Pero mo, abogado ako. Tapos, first class ticket ko. Ginawa niyo. Binababa ko sa economy class. So kung ganun, naisip ko nga kanina si Fernando Lopez eh. Noong araw, Vice President ka si Fernando Lopez sa Pilipinas. Vice President siya, alam mo niyo, no? Ni Marcos. Marcos. Okay. Nung sumakay siya galing Amerika, papuntang Pilipinas, nilagay siya sa lower class. Eh, Vice President ng Pilipinas. Dahil kulay-itim siya. Hindi, brown naman. Hindi naman, brown. Brown man kayo, di ba? Sabi ng mga Amerika noong araw, kasi masyado silang discriminatory noong araw. Sabi niya, oh, here is little monkey from the Philippines. Brown. The little monkey. Sabi niya, little monkey from the Philippines. Sabi, sagot naman ng mga Pilipino. Sagot natin ni, sagot ni Vice President. Sabi niya, oh, thank you, my big brother. Eh, pero nung gidulpin ni Erop yung Amerikano sa... Diba yan lang. Tapos ang nangyari doon, ang ending nun sa kaso, dumating sa Supreme Court. Yan.
Doon, nag-pronounce sa Supreme Court ang sukatan kung magkano ang danyos na ibibayad depende sa stature ng tao. Mm-hmm. Si Vice President siya, million ang binayad. Air noong France. Panahon, noong 1960s, 70s. Oh, 65. Oo. So, yan yun naman ang isa dyan. Pero sa akin lang naman, baka naman ang hope ko, Mr. Pal, Mr. Lusutan, ay hindi na ako papayal ng kaso. Bigyan mo lang ako round trip ticket pa US. Dapat Mr. Rortam, isama mo yung best friend niya. Ako yun. Tsaka yung doktor ko, dapat kasama. At saka gusto ko malaman nyo, dati, akong tumayong abogado ni Atty. Causin yung laban sa Pacific, ano? Cebu Pacific. Cebu Pacific, kasi ito si Atty. Causin, nakatulog, hindi ginising nung Cebu Pacific. Eh, alam nyo ba kung paano kami nanalo? Yung kanta nung bata pa ako, may kantang ano, wake me up before you go-go. Eh yung Cebu Pacific, lumipad, hindi ginising sa Atty. Causin. Kaya ang sabi niya, mga gago. Sabi sabihin, abogado man, matalino man ang abogado, kagaya ng matching, matalino matching, napaglalagan din. Hanggang dyan lang muna.